So last time, sobrang dami nagko-comment dito sa channel kung kamusta na nga ba daw ang aking Pringsim 100 Elite 2021. And yes, ito na yon. Dahil sa video na ito, bibigyan ko lang kayo ng update kung ano na nga ba nangyari sa aking Pringsim 100 Elite 2021 after na 7 months sa paggamit. Pero bago tayo mag-umpisa, syempre gaya pa rin ng dati. Pindutin mo muna yung subscribe button sa baba, pati na rin yung bell icon para lagi kang ma-notify kapag may bago tayong uploads. Okay, so recap muna tayo. So itong MTB na ito, nabili ko ito noong January 2 nitong taon lang. And by the way guys, kung gusto mo nga palang malaman kung ano yung stock na pyesa na nakakabit sa bike na ito, may ginawa na rin ako dati dito na 2 video. So ayun, hindi pa upgraded yung bike na ito noong mga panahon na yon. And ilalagay ko sa description yung link para mapanood nyo. Okay, so balik tayo. So yun nga, nabili ko yung bike nito noong January 2 nitong taon lang. And that time, nabili ko siya sa halagang 9,000 pesos. And noong mga panahong din yon, inisip ko noon na sulit na siya para sa kanyang price. Dahil yun pa kasi yung panahon na laganap pa yung overprice. Ngayong August kasi medyo nababa na rin yung presyo. Pero kung ngayon kayo bibili, tapos may nag-offer sa inyo ng 9,000 pesos, para sa akin, wag nyo nang bilhin. Oh, by the way, meron nga palang 2 variant itong bike na ito. Merong isa na naka-hydraulic, meron namang isa na naka-mechanical. And itong bike na ito, ito yung naka-mechanical. Although yung hydraulic version pala, I think good na rin naman yun para sa 9K. Pero kung naka-mechanical, wag na. Okay, so dumako na tayo sa kanyang specs. So yung kanyang frame is made from 6061 aluminum alloy. Tapos naka-internal cabling na rin siya. And yun nga pala, kung napanood nyo na yung unang video ko sa bike nito, isa sa mga nireklamo ko sa kanya is yung maling cable routing. Dahil nung bagong bili kasi yung bike nito, kung saan nakapwesto yung shifter, doon din nakaroute yung cable. For example, yung left shifter, nakaroute sa kaliwa. And ang problema kasi kapag ganun, pwedeng tumama-tama yung cable housing doon sa head tube, tapos magasgas yung pintura ng frame mo. Kaya ngayon, itinama ko na siya. Dito naman sa kabila, since naka 1x setup na nga ako, magkakaroon na tuloy ng bakanting butas sa bahaging yan. Kaya ang ginawa ko, tinakpan ko na lang na sticker na kasama nung bumili ako ng Poco F3 para hindi pasukin ng tubig ulan. Tapos yun, isa pa, kung maaalala nyo rin to, bumili din ako dati ng ganyan. Kasi nga yung cable routing ng frame nito para doon sa brakes, internal din. And since naka-hydraulic ako, kailangan ko pang putulin yung hydraulic hose, which is medyo hassle para sa akin personally. Kaya ayun, bumili ako ng ganyan. And nagalit nga ako dati sa presyo niyan eh, 120 kasi isang piraso. And kung maaalala nyo guys yung sinabi ko sa pangalawang video ko na hindi ko gagasgasan yung kanyang frame. So well, after 7 months, ito na ang itsura niya ngayon. And promise guys, hindi ko alam kung saan ko nakuha yung mga gasgas na yan. Tapos ito naman yung kinabit ko sa frame. So una, itong battle cage na ito, Topic yung kanyang brand. Basta nabili ko lang ng 60 pesos. And syempre ito, itong Giyo na hand pump. So ayan, napaka solid nyan. Bali 3 years na akong gumagamit ng Giyo hand pump. Tapos nagpalit na rin ako ng headset. So naka silvering na yung headset na gamit ko. Bali Mountain Peak yung kanyang brand. Non-tapered yung kanyang size. Tapos nabili ko ng 450 pesos. And isa sa nagustuhan ko sa headset nito is maganda yung kanyang top cap. So pagdating naman sa port, is stock suspension pa rin yung gamit ko. And so far okay pa naman siya. And spoiler alert, ito na lang yung hindi pa napapalitan sa bike na ito. And pagdating naman sa kanyang brakes, upgraded na rin pala ito sa hydraulic brakes. At yan ay walang iba kundi ang the legendary Shimano MT-315. So itong preno na ito, nabili ko siya noong February 2018 para dun sa Rhino na bike ko. And yes, almost 4 years na siya. And so far, wala akong nakikitang issue sa kanya pagdating sa performance. Pero kung ano yung performance noong nabili ko siya noong 2018, ganun pa rin, walang pinagbago. Although napalitan ko na yung kanyang brake pad, pero hindi ko yung pinalitan dahil nasira or napudpod. Kaya ako siya pinalitan is dahil na-contaminate, nalagyan ng mineral oil. And ang ibig ko sabihin dito, baka gamit-gamit ko pa rin yung brake pad na yon sa susunod na taon. And ang malupit pa dito, nabili ko siya noong 2018 sa halagang 1,300 pesos. So yun talaga yung standard price ng mga Shimano hydraulic brakes dati. Ngayong pandemic lang naman tumaas. Tapos yung drivetrain naman, naka 1x11 speed ito, na L2AX yung kanyang shifter, L2AX yung kanyang RD. Tapos wala na siyang FD, kasi nga 1x setup na siya. And yun guys, meron na rin pala akong review dito sa L2AX Elite. So sa video na yan, dyan ko yung pinakita kung paano ko in-upgrade yung bike nito from 8 speed
to 11 speed. Tapos yung crankset naman, bale dito rin nakakabit yung Racework Aspar na nireview natin way back nung April. So yun, meron akong review sa crank na yan. So kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na lang din. Naandyan yung link sa baba. Tapos yung cogs ko naman, VG Sports yung kanyang brand. Nabili ko naman ito sa halagang 1.5. 11 speed siya, tapos 50 teeth yung pinakamalaki. Sa handlebar naman, gamit ko pa rin yung Trobative na imitation na nabili ko noong 2019 sa halagang 300 pesos. Alloy na siya, 800mm yung kanyang haba, tapos wala siyang back sweep. Yung stem ko naman, short stem siya tapos alloy na rin. Nabili ko naman ng 250 pesos. Tapos yung handle grip ko naman, Sagmit yung kanyang brand. And overall, komportable naman siya sa kamay. Yun nga lang katagalan ng lalagkit. Yung saddle ko naman, Top Gear yung kanyang brand. 200 naman yung bili ko dito. And sa build quality naman, okay na okay, matibay naman siya. Yung seat post ko naman, 777 pala yung kanyang brand. Yung pedals ko naman, Mountain Peak yung kanyang brand. So dito medyo marami ding nagtatanong dito, which is yung aking hubs. So yung hubs na gamit ko, Cole yung kanyang brand. Bale, alloy lang yung kanyang material. Tapos 4 pulse lang ito, na mayroong 3 ngipin kada pulse. And yun, alam kong ito lang naman ang habol nyo. Kaya sige, pagbibigyan ko na. So pagdating naman sa kanyang gulong, Compass skin wall yung gamit ko. So yun, bale, yun na lahat yung update para dito sa bike nito. And yun, actually nung una wala naman talaga akong balak na gawa ng video itong bike nito. Dahil sabi ko kasi, baka meron pa akong palitan sa kanyang pyesa. Pero isang araw, habang tinititigan ko yung bike nito, na-realize ko sa sarili ko na I think okay na yung setup ko. Tsaka marami pa rin ako yung mga bagay na hindi ko mabili dahil kaka-upgrade sa bike. Kaya ayun, tinigilan ko na. So yun lang muna at salamat sa panonood, and sana natripan nyo yung video natin ngayong araw. So again, yun lang muna. Hanggang doon na lang. This is Cycling Voyage. Goodbye.